Isang mapagpalang araw, mga kamangyan. Sa ngayon po ay ayan, ano po ulit ako ng isang kaalaman about dyan sa mga kaalaman sa mga mutya o mga agimat. Ayan po, umpisa na natin. Pero bago po tayo mag-umpisa, sa hindi pa po nagsusubscribe mga kamangyan, ay lalo-lalo na po sa mga tao na may hilig sa ganitong mga usapin, mga anting-anting, mutya, karunungan lihim, yan. Pwede po kayong mag-subscribe, pwede kayong magtanong sa akin. Ayan po. Talakayin natin yung Dignum Goma. Ayan po siya. Ito po ang Dignum Goma. Ito po ay sabi nung matanda na nasa vlog ko din doon sa una, mainam din pala ito sa panguntra sa mga masasamang tangka. Ganun po yung kumbaga, pagtatangkaan kayo ng masama ng inyong kapwa, ayan, napakainam po niya. Sa ngayon po, ang tangan ko lang ngayon ay Dignum Goma. Kasi po ang Dignum Bakal ay ubos na. Ayan. Naubos na po. At sa isa pong mutya, ipaliwanag ko lang po sa kasabihan ng matatanda, isang mutya na napakahirap makita o bihira, ang nagtatangan po ay ang mutya ng puso ng saging. Saging. Kasi po yan ay sa mga kwento ng matatanda dito sa amin o kahit sa mga ninuno ko, yan po ang pinakang mahirap makuha sa lahat ng mutya. At sunod po dyan ay ang trabungko ng ahas. Ang kwento po niyan sa puno ng saging, alas 12 ng Biyernes Santo ng gabi, hahanap ka ng puso ng saging na kung tawagin dito sa amin, tagbak. Tagbak. Yang tandok na saging, yung pong may buto. Nakakaroon po yung tumutubo po yung saging na yun sa kabundukan. Hahanap ka po ng puso ng saging na pupuso pa lang. Kumbaga ay yung wala pa siyang bunga. Puso pa lang. Ayan. At yun po ay talagang kailangan, sabi nga, bago ka pumasok sa ganung pagkate o pagkuha ng mutya na yon, ay talagang madami kang nailagay sa katawan mo, kumbaga naikarga ng mga orasyon. Kasi oras na kumasong ka na doon o pumesto ka na doon, madami pong lalabas dyan na makikita ka na dapat eh hindi mo sila papansinin. Kasi sila yung pipilit na agawin ng atensyon mo para hindi mo makuha yung mutya ng puso na yon. Nakanganga po kayo doon. Merong kukulbit sa inyo. Merong kayong makikita na dapat hindi nyo sila papansinin. Kasi po sila yung pipigil at pipilitin nila na hindi mo makuha yan. Kaya kailangan malakas yung loob natin at may pananalig tayo sa Diyos na kasama natin siya sa paggawa ng ganon. Ayan. Kung malampasan mo daw po yon, ay talagang yung mutya ng saging ay napakalakas na gamit, lalo-lalo na sa pangangatawan o sa pakikipaglaban. Kasi sobrang lakas po niyan at napakalakas ng dating sa katawan kung halimbawa at maisubo mo yan. Ayan po.
yan ang mutya na talagang bihira, bihira talaga ang nagtatangan po niyan. Napakabihira. Sabi ko nga ay wala pa akong nakikita na mutya ng puso ng saging. Magmamahal na araw na po. Ayan, sabi ko nga, Biyernes Santo ay talagang ang mutya po ay labasan. Malalakas po sila kung kayo ay may pagkakalooban. Napakalakas po noon at yun po ay sure na buhay na po talaga yon. Ayan. Ngayon pong Biyernes Santo ay pilitin natin ang mga gamit natin ay mapakain. Kumbaga, muling dasalan o buhayin ang mga gamit para po sa looban ng taonad ito na matatapos na uli, ang bilis ng panahon, protektahan kayo ng mga gamit na yan. Mga pampaswerte, panguntra, depensa, lalo-lalo na po yung mga medalyon kasi po need nila talaga yung pakain araw-araw o hindi naman po araw-araw, Martes, Biyernes lang. Ang katulad po nito, yan, ang medalyon po kasi hindi porkit may suot kayo nito na ay may suot ako nito, protektado na ako. Hindi po. Ang medalyon po ay pinatatakbo lang ng orasyon. Kaya po ang pinakamabisang gamit ay manampalataya sa Diyos na ang gamit nyong ito ay hihilingin nyo na basbasan niya na nagmula sa kanya ang kapangyarihang manggagaling dito. O ang pinakamabisa pong orasyon gamit talaga ay orasyon. Yan po ang katotohanan yan. Kasi po sabi ng lolo ko, sa lahat ng gamit, pinakamabisa yung orasyon sa lahat. Lalo na po yung mga unang orasyon na galing po sa librito. Yan, matitibay po yan kasi po yan mga gamit pa ng mga sinaunang tao o kumbaga mga bayani po. Madaming mga bayani tayo na gumamit ng agimat para po may pagtanggol ang Pilipinas. Yan po ang katotohanan yan. Kahit mag-search kayo sa YouTube sa mga historical items na ginamit ng mga ninuno nating bayani. Yan po. Kasi po ang medalyon nga ay ang nagpapaandar dito talaga, orasyon. Kumbaga, kung may dala ka lang nito tapos hindi mo naman napapatungkulan ng anumang dasal na ukol sa kanya. Kasi po ang bawat medalyon ay may kanya-kanyang dasal. Halimbawa, ito po yung berhen. Berhen na ito. Yan pong mga basag na yan. Yang basag na letrang yan. May ibig sabihin po yan, meron siyang dasal na para sa kanya. Ganon din po ito. Pero po, pagsuot ko ito, ito ang nasa harap. Ito pong berhen. Kasi po, pang protection ito. Ito kasing sagrado pamilya, ay ito po ay sa pamilya lang. Protection sa pamilya. Pag umaalis po ako, itong nakaharap yan. Ngayon po, sa ngayon po, ay ito lang yung nagagawa ko. Yan. Pampaswerte po yan. At panguntra. Ito po ang pampaswerte dyan. Itong isang ito. Yan po. Wala na po siyang kailangan dasal. Kasi po siya ay mga mutya ang nakalagay. At mga bigay ng kalikasan. Ang mga laman nito. Wala na pong kailangan dasal. Ayan po. Medyo napahaba na yung ating tinalakay. Shout out po sa mga manunood, sa mga kaibigan ko, kay Arnel Lotos, kay Juan Renato, yan, kaibigan ko po yan, kay Arnel Agner, alagad ng Kalinchaw, at kay Tony Pujeda, yan po. Kay Jerwin Balatayo,
kay Paul Minimo, yan, shout out sa inyo po, at kay anong pangalan nun, talaga